Ito nga mga idol ang natipid ni Joe Lacob ng Golden State Warriors sa pagpapangawala nga dito kay Gary Payton at kay Otto Porter Jr. Dahil ang combined salary nilang dalawa mga idol ay $14.3 million. Pero nang dahil lalagpas nga sila sa salary cap ng NBA, kailangan nilang magbayad ng luxury tax na $52.6 million. So in total mga idol na babayaran neto ni Joe Lacob sa pagbabalik nga kay Gary Payton at kay Otto Porter sa roster ay halos $70 million na pagkalaki-laki nga para lang maibalik itong kanilang dalawang player. Kaya hindi na rin natin masisisi si Joe Lacob kung bakit pinakawalan niya na nga itong si Gary Payton at Otto Porter at pinalitan nga neto ni Donte DiVincenzo at Jamichael Green. Dahil sa kanilang dalawa mga idol ay $6.3 million lamang ang kailangan bayarin ni Joe Lacob, walang luxury tax na kasama. So nakatipid niya siya mga idol lang halos $60+ million in salary. Kaya nga mga idol, ngayong alam na natin ang tunay na rason, maintindihan natin kung bakit nga talaga pinakawalan na ni Joe Lacob itong si Otto Porter at Gary Payton. Ano bang masasabi nyo dito mga idol? Ano bang opinion nyo? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At pag-usapan nga rin natin ang latest update kay Kevin Durant. Ayon kay Brian Windhorst, nag-slow down na nga daw itong pag-uusap, trade talks about kay Kevin Durant. Hindi na nga daw ganun ka-aggressive itong team ng Brooklyn Nets sa paghahanap nga ng trade para kay KD. Paano ba naman din kasi mga idol, pagkataas-taas nga ng hinihingi, pagkataas-taas ng presyo na itong Nets para nga kay Kevin Durant. Kaya nga ang ibang mga NBA teams ay nawawala na ng pag-asa. Ang dalawang teams nga na gustong puntahan neto ni KD na Suns at Miami Heat na masasabi nating may trade asset na pangpalit kay Kevin Durant ay hindi pa nga rin nakukuha itong si KD nang dahil grabe naman kasi napakataas ino-overprice nga ng Nets itong si Kevin Durant. Kaya nga baka magkatotoo ang sinabi ni Jerry West about kay KD na hindi nga daw siya talaga matrade at magstay sa Brooklyn Nets. Pag-usapan naman natin ang ating panguling balita, Carmelo Anthony mga idol at Los Angeles Lakers. Nagkaroon nga daw ng productive talks about sa pagbabalik ni Carmelo dito sa team ng Lakers. At hindi lang yan dahil ang ibang mga NBA teams now ay sumali na sa pakikipag-usap kay Carmelo Anthony. Well mga idol, sa totoo lang merong pros and cons sa pagkuha nga kay Carmelo. Yung pros dyan mga idol, yung magandang madadala ni Carmelo ay talaga namang offensive weapon nga siya. Kaya niyang magbigay ng 15 to 20 points on any given night. Lalo na pag uminit yan, kaya pang magbigay ng 30 puntos kahit medyo may edad na. Ang cons naman mga idol, ang hindi maganda ay yung kanyang depensa. Halos below average yung depensa ni Carmelo Anthony mga idol, nang dahil na rin sa katandaan niya at hindi na nga rin siya maka-keep up dito sa mga bata at athletic na players. Kaya nga kung ibabalik siya ng Los Angeles Lakers mga idol, hindi siya ganun makakatulong sa depensa, pero malaking tulong nga sa opensa. Sa tingin nyo ba mga idol, dapat ibalik ni Rob Pelinka itong si Carmelo sa Lakers? Komento nyo lamang ang inyong mga opinyon. At yan nga lamang din muna para sa ating mga balit ng NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!